Okay, ano ba yung kailangan ninyo sa paggawa ng growing boxes? Una-una, styro, sukat, 24 by 16 by 6, yun yung standard. Meron kayong makukuha mga styro boxes na hindi ganun yung sukat. So, kung beginner lang kayo and you want to follow along yung mga standard na procedures na ginagamit sa snap, yun yung mahanapin nyo na styro boxes. Kasi may makukuha yung styro boxes na hindi ganun yung sukat, baka kahit i-follow nyo to T yung instructions, eh hindi nyo makukuha yung tamang kombinasyon ng sukat at hindi nyo masusunod ng lubos yung instructions. Kaya I suggest you try to find yung mga ganong, madali lang naman silang hanapin kasi meron nga siyang designation. Makikita nyo naman doon sa box mismo, kagaya na to, nakalagay nga na APCO box type 5N. Okay, so start na tayo. Ito yung mga previous kong ginawa. So, ito yung pwede kong i-demo sa inyo. Medyo luma na siya kasi nga, gaya na sabi ko, July ngayon, walang masyadong styrofoam boxes na makikita. Ito, nasa exposed na to sa elements. Matagal-tagal, siguro mga isang taon na to na nasa tambakan. Tapos, sinalvage lang namin. Okay, so, subukan natin. Ito ay box type 5S. So, same measurement, 24 by 16 by 6. Tapos gagawa natin siya ng butas. So ano ba yung kailangan bukod sa styro box? Ito yung packing tape. Tapos a way to cut it. Kung meron kayong tape dispenser, mas maganda kasi mas mapabilis ang trabaho ninyo. Kanda nito, polyethylene plastic bags. Ang sukat ay, ito ay 20 by 30. 20 inches by 30 inches. Tapos ang thickness nito ay 0.0025. Kung makakahanap kayo ng mas makapal, alam ko yung White Horse ay sabi doon sa spec ay 0.003. Eh, ang problema, wala akong makita nandito sa amin. So, ito na lang yung pinili ko, which is okay naman. Mukha it feels na makapal din at matibay yung plastic. Pambutas ng style. Ayan, so ito'y ilata lamang ng Del Monte whole kernel corn. Tapos, binutasan ko din siya dito sa sides. Nagkaya sa ng kawayan para magawa itong handles. Yung isang half ng kawayan pumasok doon sa loob. Yung isang half ay over the can. Tapos, tinali ko lang yung both ends para mahawakan niya na maigi yung lata. You can skip that kung gusto niyo na hahawakan niyo lang yung lata dito sa edge. O, pwede rin yun. Pero I find it more easier kapag merong ganito. Mas madali. Lalo kapag marami kayong gagawin, mas magaan sa kamay ninyo. Kung marami kayong bubutasan, mas magaan kapag meron kayong proper na handle. Tapos, para mas madali, ginupit ko yung... kung meron kayong panggupit, gugupitin niyo yung labi ng lata para medyo matalas siya. So, mag-ingat kayo kasi matalas nga. Kung gagawin niyo to, I suggest, ilagay niyo muna yung handle bago niyo i-cut yung labi ng lata. Kasi the more you handle it, mabawa, nagtatali kayo nitong handle, eh baka matamaan yung kamay niyo, mahiwa pa kayo. So, unahin niyo muna yung handle bago niyo gupitin yung labi. Tapos, ano yung importante? Kapag maghahanap kayo ng lata, dapat appropriately size. I think this is 3 inches yung opening. I believe 3 inches yung opening ito. Standard din kasi yung mga ganitong lata. Okay yan, 3 inches nga. 3 inches yung opening kasi yung styro cup ay around that size din. Ayan, tingnan natin. Yung styro cup is around that size din. Ito, yung opening niya. Ayan, 3 inches din siya. Okay, so 3 inches yung opening. That's a standard size. And then, importante merong ganitong ribbing. Kasi yung ribbing yun yung magpe-preserve ng shape nung lata ninyo. Kasi once tinanggal niyo yung labi, kasi tinatanggal niyo yung labi para mapatalas yung cutting edge. Kasi kapag hindi niyo kasi tatanggalin yun, medyo blunt yung edge, may hirapan kayong magbutas. So kapag kinat niyo yun, tatalas nga yung pambutas ninyo, pero lumalambot yung structure niya kung wala siyang ribbing kagaya nito. So importante na meron yung ribbing. Okay, so what else? You need some kind of stick, ganito. Ito ay chopstick, disposable wooden chopstick na makukuha nyo sa mga fast food gaya ng Chowking. Saan to ginagamit? Una-una, pwede nyo siyang gamitin as a temporary marker kasi gagawa kayo ng temporary lines, guidelines pag bubutasan nyo yung styrofoam. And once nakabutas na kayo, yung styrofoam ay may stuck dito sa labi ng lata ninyo.
So, para hindi kayo masugatan while attempting to remove that, para makapagbutas ulit kayo, you will use this to poke yung styrofoam para madali siyang bunutin galing dito sa lata. Okay, what else? You need some kind of hard material para pagpatungan nung styrofoam ninyo. Sangkalan, kumbaga. Kahit anong piece ng material, it's either carton or illustration board or a piece of plywood na pwede nyo ipatong sa tabletop ninyo or sa kung ano man yun, kung saan nyo man ipapatong yung inyong styrofoam para hindi masugatan yung surface, yung desktop ninyo. Okay? Gawin muna natin, bubutasan natin yung top na part ng itong styrofoam box. Kung papansin ninyo, pag first time nyo makaka-handle ng mga ganito, medyo mahigpit siya. Hindi mo siya basta mabubuksan kasi meron siyang notch dito na naglala. So, gawin nyo, yung bottom part, dito sa middle na part, press nyo lang ng konti, tapos mapuhihila na siya. Ayan. Kasi meron siyang lock, ayan, nakalock siya. So, para ma-release yung lock, press nyo ng konti yung bottom na part, tapos saka nyo ilang taas. So, kung ayaw nyo ng ganun, bawal lang, kaya nagpupukas lang ng styrofoam boxes, na pwede nyo gawin, using a box cutter, pwede nyo alisin yung itong notches na to. Ito, meron dalawa dito. Pag minsan isa lang, depende doon sa model ng box, meron din dito. Kasi itong notches na to, ito yung nasabi dito sa mga indentations na to ng box. So, kaya siya naglalak. Kung ayaw nyo naglalak yung box ninyo, tanggalin nyo lang siya gagamit yung box cutter para ma-flatten siya. So, yun yung ginagawa ko. Para kasi, kapag ngayon, kapag marami kayo styrofoam box, medyo nakakaubos ng oras yung pe-fresh yung pagkasakaan yung bubog na rin. So, kung gusto nyo alisin yun, that's an option you can try. Okay. Alisin na natin itong bottom na part. Ito muna yung upper part, yung upper half ng styrofoam box yung gagamitin natin. So, ito yung use illustration board. Ginamit nung kanak ko. So, gagamitin lang natin na sangkalan. So, how do you proceed? Imagine nyo, makita nyo naman, mayroong mga butas dito. May mga ventilation holes yung styrofoam boxes. So, paano yan? We need to add holes na equidistant from each other. So, ang pinakamaganda, para meron kayong guide, gagamitin nyo yung inyong stick or kung ano mang implement para magguhit kayo ng lines as guide. Bitilan nyo lang ng konti, makakaguhit kayo dyan. Ayan. Hindi naman siya kailangan perfect. O, tapos, paano nyo makukuha yung gitna? Ito yung gitna ng notches. Guhitan nyo lang. Ayan. Tapos yung sides. Ito rin. Okay. So, kailangan natin yung butas dito. So, itong dalawang ventilation holes, itatagpuin nyo lang. Dito. Okay, ilan na siya? So, ito yung intersection to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kailangan nyo na lang ay yung dalawa dun sa gitna. So, itong kasunod na set ng ventilation holes, pagtatapatin nyo, lagyan nyo ng guhit. Ganun dito sa kasunod. Ayan. So, ibig sabihin, dito kayo gagawa ng butas. So, yung mga intersections ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, simulan na natin. So, paano gamitin yung itong pambutas ng styrofoam? So, siguraduhin nyo lang na tama yung pagkakalapat ng styrofoam ninyo doon sa inyong sangkalan. Tapos, kahit i-eyeball nyo lang para alam nyo naman kung saan nag-i-intersect yung lines. Diba? Okay. So, ilalapat nyo lang siya, yung tool ninyo, yung sharp na side. Tapos, apply lang kayo ng konting pressure para lang kumapit yung inyong tool dun sa styro. So, paano nyo masa-center? Well, tatapat nyo lang yung makikita nyo naman yung intersections as long as equidistant siya dun sa circumference ng lata ninyo. Yun yung pinakamagandang way para ma-determine kung paano siya isa-center. So, ilapat nyo lang, tapos press lightly. Mararamdaman nyo naman na pumasok na siya dun sa styrofoam. Then, saka nyo i-twist. Ayan.
nakita nyo, nakabara siya. So, meron yung medyo talagang flush siya dun sa edge. So, gamitin yung tool nyo, yung ano, yung isang side. Kasi kapag yung sharp na side yung ginamit, yung baka lumubog lang. So, yung blunt na side yung gagamitin ninyo. Yan. Tapos, huwag nyo itatapon ito kasi may mga paggagamitan pa kayo nito. Pwede itabi ninyo kasi pwede nyo ipangkalang sa... Halimbawa, kapag nilapat nyo na yung styrofoam ninyo, tapos hindi pantay, ito yung one of the things na pwede nyo ilagay sa ilalim para ma-level yung inyong ano, styrofoam or yung inyong grow box. Okay? So, next, ang pinakamaganda nito, unahin nyo muna yung mga sides, yung three na galing na intersection dito. Then, on the other side, tapos saka nyo gawin yung dalawa sa gitna. Okay? Next. Okay? Pag medyo malayo yung styro, pwede nyo ilapit-lapit. Kasi yun nga, kung mag-isa lang kayong gagawa nito, medyo gumagalaw siya. So, pwede nyo naman gamitin yung katawan nyo para mapigilan yung pag-ikot ng styrofoam box. Okay, so ganun din. Lapat yung mabuti. Then press. Tapos kapag kumasok na siya, saka nyo titwist. Okay. Depende kung gaano katalas yung tool ninyo. Gaano ka bilis nyo mabubutas. Okay, same thing. Next, every time nyo gagamit, check nyo kung bilog pa yung tool ninyo para lagi maganda yung pagkakabutas. Same thing. Yan, kung makita nyo, medyo nagkakadamage yung ginagamit ko na lata. Medyo nagbe-bend siya. So, you can correct it naman. Parang medyo malambot naman talaga itong can. Pwede nyo i-adjust lang. Mag-ingat na kayo kasi kung matalas yung gamit yung tool, maaari kayo mahiwa. Just make sure na bilog siya. Konting visual inspection lang every time you... Kung ano. Pwede nyo naman skip yun, kaya lang hindi magiging perfect yung butas ninyo. Depende kung gaano ka... ka-perfect nyo gusto gawin yung mga butas. Okay. So. Actually, mas madali ito kung sa susunod nyo gagawin. Kasi ako, ginagawa ako, ginagamit yung aking paa para hindi para mapigilan yung paggalaw ng styrofoam. Tapos gamit yung dalawang kamay ko para gamitin na yung pambutas. So, this is the first time na ginawa ko sa tabletop. Kaya, actually, mas mahirap siya kapag sa tabletop. Mas komportable ako kapag nasa sahig siya. Okay. Masyadong nakalapat.
upper part ng inyong grow box. Actually, hindi pa. Tapos yun ang butasan. Yung next step, eh, depende kung ano, kung meron kayong greenhouse or wala. Kasi normally, ang sinasuggest, tatapan yung mga, itong mga ventilation holes na to para hindi ma-access ng lamok yung nutrient solution. So, pero, recommend ako na rin natakpan nyo kasi kahit naman may greenhouse kayo, ito yung pwedeng avenue na pasukin ng ilaw, yung nutrient solution ninyo. At kapag naiilawan yun, merong malaking chance na mag-grow yung algae doon sa nutrient solution nyo. So, yes, to be safe, lagyan nyo na rin ng packing tape para malesin yung light na pumapasok sa loob ng solution. Okay. So, mamaya natin gagawin yun.